Mukhang ang dami mo yata ang dadaling gamit, ah. Di pa nga tapos pa eh. Hirap pala maging pare. Miss mo na mama mo. Di ba di anak? Kapag nandun ka na kay nanay, magiging okay ka dun. Pero pa, bakit ngayon lang tayo pupunta ka na lola? Malayo kasi dun anak. Simula nang tumira kami dito ni mama mo sa Manila, nahihirapan na kaming makabisita kay nanay. Tsaka, mapamahiin si nanay. Basta, mabait ang lola Lia mo. Sigurado akong maalagaan kanya sa loob ng 3 linggo. 3 linggo? O sige na, tapusin mo na yung pag-impake mo. Ayusin ko na rin mga gamit ko. Sige. Anak, pag nakita mo ang lola mo, magmano ka, ha? Nay! Tao po! Nay! Nandito na po kami! Oh, David! Dumating na pala kayo! Sandali lang, ha! Halika kayo, pumasok ba kayo dito? Mano po pala, inay? Nakukawaan ka rin dyan sa anak. Salamat po, inay. Sige, magpo ka dyan. Hindi na ba si Yusilito? Ayaw po, inay. Naku, ang gwapo naman ang apo ko. Salamat po. Sige, magpo ka dyan. O, magpahinga muna kayo, ha? At ipagtitimpla ko kayo ng Diyos. Salamat, inay. Ayaw po. O, ano? Okay ka na? Buti naman at nakarating din kayo agad dito. O siya, uminom mo na kayo. Pasensya na ha. Hindi ako nakapagluto agad. Akala ko kasi mamaya hapon pa kayo darating. Okay lang po yun ay. David siya nga pala. Gano'n bang katagal mananatili dito si Jose?
tong linggo sana kung okay lang sa inyo. Naku, okay lang yun. Naiintindihan ko naman na kailangan mo nang lumayo ni Jose. Matapos na nangyari kay Eva. Salamat na ya. Ililipit ko na rin muna yung mga gamit ni Eva habang wala si Jose. Baka hindi rin muna ako tumuloy doon para makapag-isip-isip. Tay, idilit lang po muna ako saglit sa kwarto. Medyo sumakit po kasi yung ulo ko dahil sa biyahe kanina. Sige na. Ay, gamitin mo muna yung dating kwarto ng tatay mo. Malapit lang yung susi. Bawal na po ako at baka gabihin mo ako sa daan. Maraming salamat po na ya. Salamat po. Kasi anak, magpapakabay ka sa Lola Lia mo ha. Susundin mo lahat ang sasabihin niya. Apo. Maraming bagay ang nalaman ko sa pagtuloy ko sa bahay ni Lola Lia. Mga bagay na hindi ko inaasahan na makakapagpabago sa pagtakbo ng aking isipan. Jose! 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 Po? Tinatanong kita kung hindi ka pa ba matutulog. Baka hindi pa po ulit. Baka maligo pa po ako. Naku, masamang maligo kapag gabi. Puputla ang dugo mo niyan. Talaga po? Isa yung pamahiin. Mabuti lang sundin kaysa malasin. Pumunta ako rito para magbaka sakaling makalimutan ko yung sakit nung nawala na si Mama. Isang linggo na rin ang nakalipas, pero nahihirapan pa rin akong gawin ng mga bagay na hindi ko nakasanayan. Jose, hindi ba masamang magpapalit-palit ng upuan? Baka magpapalit-palit ka ng asawa niya. Apo, masamang pinaglalaruan ng pagkain. Biyaya yan ang langit. Baka mabawi ang grasya sa atin. Talaga po? Oo nga pala. May cake tayo sa rep. Galing sa kapitbahay. Kung maubos mo yung laman, huwag mong hugasan ang lalagyan para makatanggap pa ulit tayo. Maraming pamahiin ang kailangan kong sundin. Sa loob siguro ng isang linggo ay hindi ko na mabilang ang mga ito. Bawal matulog kapag basa ang buhok. Bawal rin magputol ng kuko kapag gabi.
Kapag naman mawawalis, dapat papaloob ng bahay ang kalat. At dito rin ito dadakutin. Pero mahirap pa rin ang mga to na paniwalaan. Mama! Jose, okay ka lang ba? Narinig kitang sumigaw. La, binangungas lang po ako. Para saan po yan, la? Kapag binangungot ka, baligtarin mo lang yung ulan mo, hindi na babalik ang panaginip mo. O siya, sige, matulog ka na. Maganda yata ang gising mo ngayon, Tapo. Ah, opo, la. Di na po kasi ako binangungot. Effective po pala talaga yung pamahiin. Ala, yung lagayan po pala ng cake sa rep. Nandun pa po, hindi ko pa po inugasan. Pagbabago ang ihip ng mundo sa oras na hindi mo inaasahan. Walang masamang maniwala sa mga bagay na hindi mo pa alam. Siguro ito na rin ang paraan upang masagot ng mga tanong na hindi natin kayang solusyonan. Saan kayo ngayon? Okay lang ba kayo? Nasa trabaho ako. Okay ka lang, Jose? Bakit ba parang nalatal ka? Hintayin niyo ako dyan. Uuwi ako dyan ngayon. Kasi hindi kita makaintindihan. Ano ba nangyayari sa'yo? Basta pa, mag-ingat kayo dyan, please. Uuwi ako dyan. Binangon ka muna. Ako na lang ang pupunta dyan. Luluwas agad ako pagkatapos ng trabaho. Hintayin mo ako tapos at sabihin sa akin kung anong problema. Pero pa! Sige na. Tatawagan na lang kita kapag malapit na ako. Thank you.
Nabasag po yung picture frame. Dahil po sa pamayin, alam ko pong mamamatay si Papa. Apo, mga pamahiin lang yan. Maaaring magkatotoo. Maaaring din hindi. Nung bang mamatay ang mama mo, nabasag rin ba ang picture frame? Hindi masamang maniwala. Pero sa huli, ikaw pa rin ang magdidesisyon mo.